Ayan na ang aking pagkain. Cholesterol, healthy food. Ayan. Kukuha po ako ng malunggay. Nag-iba yung aking ano, gusto ko malunggay na lang at saka lukbate. Sa sunod na lang yung talbos. Pag nahulog ako, catch niyo ko ha. Aray. Ang unggoy, bawal. Okay na. Ako, anak ko. Nunggay, lalaki na naman yan. Dami na pala akong nakuha. Pwede na yan. Oh. Diba? Sa ibang bansa, mahirap ang malunggay, alam ko. Mahirap. Mamayang gabi, ito ang kakainin ko. Gulay. Oh. Gusto ko, ano, sinabawan na isda, tapos halo niya malunggay at saka lokbate. Tara, kuha tayo ng lokbate. Ang tataba ng mga lokbate. Oh. Umapaw na siya sa ano. Mabo, oh. Diba? Magluluto tayo ngayon ng sinabawang yung isda na yellowfin. Yan. At ipakita ko sa inyo kung paano ako magluto na ang yellowfin, sinabawan na may halong alokbate at saka malunggay. Ayan. Pakita ko sa inyo muna yung ingredients. At ito ang ating ingredients. Kamatis. Nasa inyo po kung paano nyo i-slice. Basta sa akin, ma-slice. Bawang. Sibuyas. Tsaka lemongrass. Lemongrass, nagpapatanggal po yan ng lansa ng isda. Ayan. At pagkatapos, syempre, yung isda natin. At pangsawag natin ay yung dahon ay malunggay at saka alukbate. Ayan. Ito yung mga kinuha natin kanina sa garden. Ayan. O, diba? Solve na tayo sa gulay. Dati ang niloto ko, tuna. Lauoy po ang tawag doon. Yung buhok ko po, huwag nyo nang pansinin. Lauoy ang tawag ko doon. Parang same-same lang, pero iba yung way ng pagluluto. Kasi ito, fresh naman yung isda. Yellowfin. Tapos, iba yung pamamaraan ko kaysa dati. Kasi yung dati yung tuna, dahil hindi masyadong fresh, kailangan yung isda prituhin bago sabawan. Ito, hindi na. Kasi fresh naman siya. Kaya, dahil wala akong lemongrass dati, luya ang ginamit ko. Ngayon naman, wala akong luya, lemongrass naman ang gagamitin ko. Mabango ko. Namimiss ko na magsabaw. Ngayon lang uli ako ng isda. Isda na medyo fresh. At tayo'y mag-uumpisa na. Hina natin yung ako'y maglalagay ako ng at ang una nating ilalagay nainit na ayan po bawang pag medyo golden brown na yan bango. Ewan ko, nakasanayan ko na po yung bawang ang mauna kaysa sibuyas. At ayan, medyo sunog na. Siyempre, sibuyas.
tapos po ay kamatis. Hayaan muna natin medyo maluto-luto yung kamatis. Kasi hilaw yung kamatis ko eh. Galing lang yan sa ating garden. Yan. Maganda pag hinog. Isayin ko. Okay. Lagay na natin ang isda. Hindi ko ibubuhos kasi may mga ano pa, dugo-dugo. Katulad yun. Isa kasi yan sa nagpapalangsa. At lalagyan po natin ng kunting asin. Para habang napiprito siya, magkakalasa-lasa na yan bago natin sabawan. Pasalasan muna natin. Huwag po kayong magtaka sa aking mga gamit. Pang mahirap lang yan. Iba yung takip niya. Kumbaga po, tatanggalin lang po natin yung dugo niyan. Ayan o. Kasi sabi niya na nagpapalangsa. Ayan, medyo puti na siya. Gusto ko yung medyo ano na talaga. Medyo luto na. Para pati sa loob luto. At pag na sabawan natin yan mamaya, sandali na lang. 1 to 2 minutes ganun. At titingnan na natin. Okay na. Lalagyan na natin ng tubig. Estimate nyo na lang po yung tubig nyo, ha. Pwede na natin, medyo lakasan na natin ang apoy. Alalay-alalay lang sa apoy. At pakpan. Ay, masarap, masarap. Titigman ko nga. Ay, hindi pa. Lalagay na natin yung dahon. Lalagay na po natin yung dahon, ha? Parang mali. Konti lang yung sabaw ko, ha? Di man lang nalunod. Hintayin po natin kumulo konti. Kumulo naman na siya, kaya lang pakuluin pa natin yung malunggay. Sandali lang naman po. Susunod na natin yung lokbate. Sandali lang naman ang buhay ng mga dahon. Nasa inyo po kung lalagyan nyo ng alam nyo na kung anong pampalasa, betsin, ginisamix, ako asin lang konti. Alam nyo na. Okay, tikman ko nga. Uy, kulang ng asin. Lagi kong sinasabi sa aking pagluluto, hindi baling kulang, wag lang, sumobra. Kasi pag kulang, madali nating ma-produsan. Pag sobra din na natin mabawasan ng lasa. Pag umalat, wala na. Goodbye. Di po ba? Okay na? Yes? Tara na, ano pa bang gagawin natin? Pagkatapos natin magluto, kain na na. Tikman natin ang ating niluluto.
Nasaan ang ulo? Inunahan na ako sa ulo. Ang galdal mo kasi. Kami pag kumakain kami. Lalo na pag isda, naguunahan kami ng ano, ng ulo. Tara na, ano pa bang gagawin natin? Pagkatapos natin magluto, kain na na. Tikman natin ang ating niluluto. Nasaan ang ulo? Inunahan na ako sa ulo. Ang galdal mo kasi. Kami pag kumakain kami. Lalo na pag isda, naguunahan kami ng ano, ng ulo. At hanggang dito na lang po, dahil ako'y busog na, magpapaalam na po ako. Paalam lang na ano ha. Baka iba yung isipin nyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Money na po tayo. Secret. Maraming salamat po sa nag-subscribe at sa mga hindi pa nag-subscribe. Paki-subscribe naman. Lagyan nyo ng likes, comments, at saka click the bell button at ma-notified kayo sa aking susunod na mga video. Ay! O nga pala, pag may ads na po tayo, please huwag nyo pong i-skip. Alam nyo na, yan ang buhay ko. No, skip po. Thank you very much. Sa lahat po ng mga kaibigan ko at sa nasa ibang bansa, sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa, maraming salamat sa suporta nyo. Kahit ganito lang ako, ganito na talaga ako. Maraming salamat sa inyo. Wala ang katapusang pasasalamat. Naabot po namin ang 1,000 subscribers dahil po sa inyo. Namoni po tayo dahil sa inyo. Ayan, maraming salamat. Thank you sa... alam nyo na yan. Maraming salamat. Sa lahat din ng mga kaibigan ko, dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, ayan, lahat na, kahit sa ang lupalop ng mundo, ayan, maraming salamat. Kahit hindi ko kayo nakikita o hindi ko alam kung hindi ko maisa-isa sa inyo hindi ko maisa-isa kung sino sa inyo ang tumulong sa akin, kung sino ka man, sino kayo, maraming salamat. At see you next vlog. Hanggang dito na lang kasi parang inaantok ako, busog na ako. Maraming salamat. Bye.